Kamusta mga bata? Ako si Ginang Ermitia Zanhelenic M. Ganaden, ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. At ang ating aralin ay tungkol sa nakagagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan at sitwasyong pinaggamitan. Kaya tara na at ating alamin ito. Halina't alamin at tuklasin natin ang ating paksang aralin. Paggamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng palatandaang nagbibigay ng kahulugan at sitwasyong pinaggamitan. Talakayin natin. Basahin at isaayos ang salitang nakarambol. Sagutin ang tanong sa ibaba. Tigpahiwa. Anong salita ang mabubuo kapag isinaayos natin ito? Tama, pahiwatig. Pahiwatig. Ang mga pahiwatig ay maaaring makatulong upang malaman ang kahulugan ng mga salita sa isang pangungusap, larawan, sitwasyon at salita. Nakatutulong ang mga ito upang maunawaan ang nais ipakahulugan nito sa atin. May iba't ibang gamit ang pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita at ito ay ang mga sumusunod. Una, sa pamamagitan ng larawan. Anong ibig ipakahulugan ng larawan? A. Paso, taniman ng mga halaman. Or B. Paso, lapnos sa balat. Tama, letrang A. Paso, taniman ng mga halaman. Kalawa, sa pamamagitan ng salitang kasalungat, halimbawa, tuyo, basa, matamis, maasim, tuwid, baluktot, luma, bago, inipon, ginasta, araw, gabi, at tahimik, maingay. Pangatlo, sa pamamagitan ng pahiwatig ng salita. Halimbawa, kailangan magtrabaho ni Kaloy upang may makain at hindi kumalamang tiyan. Ang pahiwatig na salita ay upang may makain. Ang salitang hahanapan ng kahulugan ay kumalaman siyan. Ano sa tingin niyo ang kahulugan? Tama, ang kahulugan ng kumalaman siyan ay maguto. Pang-apat, sa pamagitan ng sitwasyong pinaggamitan. Halimbawa, nagalak si inay nang malaman niya na kayo ay darating kasama ang inyong mag-anak. Ano kaya ang ibig sabihin ng nagalak? Tama, ang kahulugan na nagalak ay natuwa. Panlima, sa pamagitan ng salitang parehas ang baybay, ngunit magkaiba ang diin at pagligkas. Halimbawa, aso, alagang hayop. Aso, puso. Halina't magsanay ng ating aralin. Panuto, alamin at sabihin ang kahulugan. Unang bilang, ano ang makikita sa larawan? Puso, bahagi ng katawan ng tao? O puso, bulaklak ng saging? Tama, puso, bahagi ng katawan ng tao. Pangalawa, nahabag. Anong ibig sabihin nito? Naawa o nagalit? Tama, naawa. Pangatlong bilang, buko na si Mario ng mga pulis na hindi nagsasabi ng totoo. Anong ibig sabihin ng buko? Nahuling nagsisinungaling o bunga ng halamang niyo? Tama ang sagot. Nahuling nagsisinungaling. Ikaapat na bilang, anong makikita sa larawan? Saya kasuotan ng babae o saya isang damdamin? Sagot, kasuotan ng babae. Ikalima, baybayin mo ng buo ang iyong pangalan. Anong ibig sabihin nito? Pagbigay o pagsulat ng mga letra ng salita? O tabing dagat? Sagot, pagbigay o pagsulat ng mga letra ng salita. Ngayong alam na natin ang paggamit ng iba't ibang pahiwatig sa pagbibigay ng kahulugan ng mga salita, halina't tandaan. Malalaman natin ang kahulugan ng mga salita kapag inunawa mong mabuti ang mga pahiwatig na salita na nasa pangungusap gamit ang mga iba't ibang palatandaan na nagbibigay ng kahulugan. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito?
Kung hindi pa, ay balikan ang mga aralin na nasusulat sa inyong module. Kung naintindihan nyo naman ng lubos ang ating aralin, binabati kita. Maari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa inyong module. Good luck! Paalam!